Kapam, good morning, good afternoon, good evening sa mga kayo naroon. Maraming salamat po at binigyan tayo na naman ng Panginoon na makapag-vlog sa araw na ito. Maraming salamat po. Ngayon po tayo maglilinis ng isda at magpiprito tayo ng isdang salmonite. Yan. Yan na po. Ayan, kapam, ganito po ang paglilinis ng isda na hindi nawawasak ang may hasangan. Yan. Huhugutin lang po ninyo, ito po ay isdang salmon. Yan. Yan po, pag hinugot ninyo, wala na po laman ng ano, ang kanyang bituka. At dahil po nahugot na ng maayos. Yan. Yan. Hindi po wasak ang paglilinis ng isda. Hindi nalabsak. Yan. O, yan. Ganyan po ang paglilinis, dinudukot lang po yun ng ganyan, tapos hindi tinatanggal yung pag-ita na ano, para maging malinis at hindi wasak ang paglilinis ng isda. Yan. Ito po ay isdang salmon. Yan. Yan, ganyan po ang paglilinis niya at nahuhugot naman po ang bituka niya. Yan. At yan po ay lilinisan pa ng isa-isa na hugasan ng tubig pagkatanggal ng hasang. Yan. Ito po ay pwedeng fried, pwedeng paksiw, pwedeng ihaw. Masarap din pong inihaw nito. Mayaman po ito sa vitamin. Ito ay salmon ay mayaman po sa omega 3. Yan. Yan, nahuhugot po ang kanyang bituka kasama na po ang hasang. Hasang, tapos sa tatwice lang po ninyong ganyan. Hindi po masira ang kwan, aura ng isda. Yan. Yan, ganyan lang po ang paglilinis ng salmon. O kahit ano pong isda na kuan, maliban puro sa mga malalaki ng tulad ng mga tuna na bumibigat na ng 2 kilo, 3 kilo, yan, binabaak na po talaga ang ano nun, ang mga ulo. Yan. Pag uwi mga ganitong maliliit na isda, yan, inuhugot lang pong ganyan para hindi wasak ang kanilang ano, may bandang ulo. Maayos pong tingnan, hindi sabog. Yan. Ganyan po ang paglilinis ng isda. Okay pa ma, ito po ay lilinisan natin sa running water para malinis na malinis ang ating hinuhugasang isda. Yan. Yan. Para masigurado pong mawala na yung mga dugo-dugong mga naiwan. Yan. Ganyan po ang paglilinis ng isda na ano, salmon. Yung mga tinanggalan po ng hasang. Yan. Yung masarap pong ihaw yan, prito. Ano kaya ay kinamatisa na salmon, kinamyasan. Yan, mga masasarap ang luto ng salmon. Ito po yung salmon na ginagawang sardinas. Yan. Abang-abang lang po ka pa, malilinis na ito po yung ating ipa-fried. Yan ka pa, malinis na po siya. Yan na po ang malinis na ano, isdang salmon. Yan. Okay pa ma, ito po ay kinukot muna natin sa harina para pagpiprito natin ay hindi po siya magdikit sa kawali, o kung hindi naman po dumidikit, okay lang din po na mayroong nakot sa harina, kasi po
para maiwasan po ang pagpuputok-putok. Yan. Ganyan po ang pagpiprito natin. I-coat muna sa harina. Ito pong ating mantika na ito, lalagyan po natin ng 3 piraso ring bawang para upang mabango din ang ating pagpiprito. Yung aroma po ng bawang maamoy din natin doon sa ating pritong salmon. Yan. Painitin lang po natin kapam ng tamang init at simulan natin mag-prito na. Yan. Ito pong salmong ito mayaman sa ano, vitamin, sa mayaman po ito sa vitamina omega 3. Yan. Yan na golden brown po natin yung ating bawang para mabango po ang ating pagpiprito ng ating isda. Yan po, makita ninyo ang isda natin ay hindi sabog-sabog, ang may bitukahan, ang may ulo, dahil po maayos ang paglilinis. Yan. Yan, simulan na po natin ilagay yung kwan at hindi po kalakasan ang apoy ng ating kwan. At 4 na piraso po ang ating ilalagay na kwan nakasir rito sa kawali. Yan. At nakaluit lang po rin ang apoy, kalahati lang, para maiwasan po itong masunog. Kahit po ganyan na medyo na golden brown po siya, ang magiging laman po nito ay juicy pa rin ang ilalim niya dahil nababalot po siya ng harina. Kaya madali po siyang lutuin. Kahit alin naman pong mga isda na pumuputok o hindi pumuputok, pwede po ninyong ibalot sa ano, ikot sa harina para maganda po ang kwan. Juicy ang loob. Kahit po nakikita niyo yung golden brown na inlabas, pero malambot po ang loob ng isda pag binalot ninyo sa harina. Yan. Medyo ang kalabasan po nito, medyo crispy-crispy ang labas, pero yung juicy yung loob. Yan. Ito po, alalayan lang natin ng balibaliktad para maiwasan po ang para magparehas po ang pagluluto, ang pagpiprito. Yan. Yan po ay mayaman sa omega 3. Salmon. Yan po yung mga isda na ginagawang sardines na mayaman sa omega 3. Yan. Yan po mga kapam na nagkukulay brown na mga natatanggal na harina, madali po siyang masunog, kaya ganyan na kwan. Pero ano po yan, okay lang po ang kwan niya pagkakaluto. Yan. Medyo kwan po yan, golden brown, pero juicy po ang loob ng isda pag ganyan po ang pagkakuha ninyo na binalot ninyo sa harina. Yan. Maganda po ang kalalabasan ng inyong isda at hindi magdidikit-dikit. Lalo po kung mga kawali na hindi mahirap pagprituhan, yan. Balik-balik ta rin lang po natin ang kwan para hindi siya mag-kwan. Masunog yung, para parehas po ang kwan, ang kanyang pagkakaluto ng ating piniprito'ng salmon. Kaya po, okay ka pa, matahunin na rin natin ito at laluto na. Yan, golden brown na po siya. Kaya maganda po ang pagkakaluto ka pa, at hindi siya durog. Sana po may mga kapama, may natutunan po kayo sa pagpiprito ng isda, kahit ano po mga piniprito. Yan, ganyan lang po ang kwan. Sana may natutunan po kayo sa mga ideya na pagpiprito para hindi po dumikit sa kawali ang inyong piniprito na isda.
Ayan, okay po. Ahunin na natin ito. Ano na? Luto na siya. O kapam, hanggang dito na lamang po. Sana mayroon kayong ideya sa ating pagpiprito ng ating isda. Maraming salamat po sa inyo. Kapam, maraming salamat po. Sana nakabot kayo ng dulo ng aking video. Maraming salamat po. Shout out po sa inyo lahat. Sa mga kayo naroon, ingat po kayo. Ingat po tayo parati. Maraming salamat po. Bye-bye. Love you.